Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, sama mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Martes, welcome to Hold the Line, Police Senior Master Sergeant Brother Aldimones mula po sa ilalim ng bandila ng pinag-isang puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated sa tulong po ng panlangin ng mahal na ina ng Birhen ng Guadalupe na is pong magbahagi. Ang mabuting balita po ngayong Disyembre 21, taong 2020, hinango natin kay San Lucas Kabanata 1, talata 39 hanggang 45. Kung babasahin po natin yung gospel ngayon, ito po rin yung gospel nung Sunday. Pero makikita natin na ang bawat salita ng Diyos ay may kanya-kanya talagang gustong ipahiwatig para sa akin. Same verses, same words, same yung mga salita. Pero bakit may iba siyang message para sa iyo at para sa akin? Ang message ngayon ng ating Panginoon ay pumapatungkol sa salitang pag-ibig. Yan. Pag-ibig at utang na loob. Ito po yung magandang pagbulahin natin sa araw po na ito. Ang title po ng gospel ay yung pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Yan. Binanggit ko lamang po yung eksena na yon. Pero kung papahabain pa natin, nagagalaw yung sanggol doon sa sinapupunan ni Elizabeth at nagsalita nga po si Elizabeth na bukod kang pinagpala sa babaeng lahat sapagkat dinadala mo yung tagapagligtas o yung ating Panginoon. At sa ilalim pa nga nito, may tinatawag pa na dito yung pinagpala ka sapagkat sumampalataya ka. Ito po yung mga words na isinir natin nung nakaraan. Dumalaw, nagagalaw, nagalak. Pero sa araw po na ito, may dalawang words po tayo na magandang pagbulayan. Pagmamahal at utang na loob. Una-una, pagmamahal. Bakit kaya pumunta si Maria kay Elizabeth? Dahil ba nagdadalang tao lamang ito? Yes, yun po yung unang dahilan. Dahil alam po natin sa eksena, kung di lang man po natin natatanong, si Elizabeth po ay matanda na po nung siya'y biniyayaan ng ating Panginoon ng magiging anak. At ang magiging anak niya nga po ay season 1. Ibig sabihin, hindi lamang po ito ordinaryong senior citizen na 60 years old. Ang estimate po natin dito, kung di po ako nagkakamali, mga 90 plus na po si Elizabeth nung time na yun. Kaya kumbaga, uugod-ugod na nga po yung ginamit ng mga ibang kaparean natin. Uugod-ugod na. Pero alam naman natin, nung time na yun, malalakas ang mga nanay o yung mga lola nung time na yon. Kaya yung unang word na ginamit natin, pagmamahal. Pagmamahal ang naging dahilan ni Maria kaya pinuntahan niya si Elizabeth. Ikaw ba naman, bumiyahi ka simula Juda papunta ng lugar mismo ng Jerusalem para puntahan yung lugar ni Elizabeth kung hindi ka ba naman nagmahal. Yan ang magandang pagbulayan natin. Nagmahal kasi si Maria kaya siya pumunta. Pero kung hindi niya mahal yun, sabi nga, maraming dahilan. Pag ayaw, daming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Si Maria, dahil nagmahal siya, nagmadami siyang ginawang pamamaraan. This time, pwede siyang naglakad lang, pwede siyang sumakay ng camel, pwede siyang sumakay ng kabayo, pero hindi mahalaga kung anong ginamit niya. Kung hindi yung paraan niya para makapunta siya sa kanyang minamahal. Second word na ginamit ko dito, yung utang na loob. Magpinsan tong dalawa na to eh. Si Maria at saka si Elizabeth. Pero bakit tumugon ng pagmamahal itong si Maria? Gayong parang almost 13 years old pa lamang daw po kung pagbabasihan si Inang Maria nung time na yun na dinadala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Pero bakit pinili niyang suungin yung dilim, suungin yung
hirap ng paglalakad, suumin yung takot dahil baka mamaya ma-hold up sila, pwede silang magahasa or pwedeng ma-hold up nung time na yon or pwedeng may mababangis na hayop. Bakit niya kinailangan suungin bukod sa pagmamahal? Marahil meron utang na loob si Maria. Siguro, or marahil, bago inalagaan ni Maria si Elizabeth nung siya'y nagbubuntis na, unang nag-alaga si Elizabeth kay Maria. Yun ang magandang senaryo doon. Kasi dahil nga close family ties nung panahon na yon, nung maliit pa si Maria, nakatitiyak tayong binantayan din siya ni Elizabeth. At ito na ngayon yung pagkakataon ng ating inang Maria na i-return yung ginawa sa kanya ng kanyang ate, ate pinsan na si Elizabeth. Isosoli ko sa iyo sa pamamagitan din ng pagbabantay ko naman sa iyo sa panahon ngayon na ikaw nang nangangailangan. Kapatid, minsan bumabalik ang utang na loob sa hindi natin inaasahang bagay. Pero tulad nga ng sinabi, pag ang isang bagay ay ginawa na ng kanan, huwag nang ikwento ng kaliwa. Hayaan mo yung mga tao na nakaranas ng pagpapala galing sa iyo. Hayaan mo yung mga taong nakaranas ng biyaya galing sa iyo. Pagdating ng takdang panahon, sila'y babalik sapagkat sila'y hihipuin, tatapikin ng Holy Spirit upang nang sa kanon sila naman ang magbalik sa iyo sa panahon na ikaw na nangangailangan. Kapatid, nagtatanong ka ba kung bakit palaging ikaw na lamang ang tumutulong? Nagtatanong ka ba kung bakit parang ikaw na lamang ang nahihirapan? Nagtatanong ka ba na parang ikaw yung bunso na nagiging parang ate ng lahat? O ikaw yung takbuhan ng mga taong nangangailangan? O ikaw yung nanay ng pangkalahatan o parang tatay na sumbungan ng lahat? Kapatid, huwag kang hihinto, huwag kang susuko. Darating ang time, magiging katulad ka rin ni Elizabeth. May magbabalik sa iyo kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo. Dahil yan sa utang na loob nila sa iyo. Hindi natin hinihiling na ibalik, pero hayaan natin ang Holy Spirit ang tumapik sa kanila upang sa panahon ng kalungkutan naman natin, panahon ng kakulangan natin, panahon na tayo naman ang nangangailangan, may hihipuin, may tatapikin ng Diyos para punan ang pagkukulang na ito. Let us pray, kapatid. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Thank you, Lord, sa message mo sa araw na ito na masarap magmahal. Tulad ni Inang Maria, nagmahal siya. Kaya madami siyang paraan. At hindi niya inisip yung dahilan para hindi siya makapunta sapagkat siya'y umibig. Panginoon, turuan mo rin kami na magmahal palalo upang nang sa ganon, wala kaming dahilan para hindi gawin ang bagay. Magkos umisip pa kami ng paraan para magawa namin at mapagtakumpayan namin kung ano man yung mission mo sa amin. Panginoon, thank you. Patuloy mo kaming itulad kay Elizabeth na alam namin na gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa, sa kanyang pinsan na si Maria. Kaya ang return, ibinalik naman po ni Maria ang serbisyo kay Elizabeth dahil unang nagserbisyo si Elizabeth para kay Maria. Panginoon, ayaw mo kami ang maunang magmahal. Ayaw mo kami ang unang magpatawad. Kami ang unang magbigay. Kami ang unang umunawa. Kami ang unang mag-share. Ayaw mo, Panginoon, na kami ang unang magsakripisyo para sa mga taong mahal namin. Dahil alam namin, ikaw ang magbabalik. Ikaw ang tatapik naman sa mga tao para sa panahon ng aming kakulangan, kalungkutan at pangangailangan. Naririyan siya dahil sila na ngayon ang inihipo mo naman para kami gabayan. Sinusuko po namin ang lahat ng ito, Panginoon, na may pagpupurit pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, amen. Wala pa rin po sa Makati City Police Station. Patuloy po na nagsasabit, nagpapaalala, just hold the line. Hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.